Balikan po natin ang pag-uulat ni Harleen Delgado kaugnay na umakyat na po sa 14 ang nasawi matapos ang pananalasa ng bagyong Ulysses, ayon po yan sa DILG. Harleen Delgado na nag-uulat ng live. Go ahead. Yes, Ella, tatlo pa nga ang kasalukuyang nalangala ayon yan kay DILG Secretary Eduardo Anyo. Ella, wala pang binibigay na iba pang detalye ang ahensya patungkol sa mga naiulat na nasawi. Sa ngayon, hinihintay pa natin ang official na datos mula sa NDRRMC. Ayon kasi kay NDRMC spokesperson Mark Timbal, isa sa ilalim pa ang mga datos mula sa iba't ibang ahensya sa cross-referencing mula sa kanilang team. Samantala, Ella, dagdag ng DILG, mahigit 38,000 na mga individual ang na-rescue. Nasa mahigit 100,000 pamilya naman o katumbas ng 300,000 at 400,000 ang kasalukuyang nananatili sa evacuation centers. Ayon naman sa DSWD, nagpadala na ng family food bags at sleeping kits sa mga pamilyang apektado sa National Capital Region, Region 2, Calabarzon at Bicol Region. Ayon naman kay DPWH Secretary Mark Villar, 52 kalsada pa ang nananatiling nakasara at sisikapin anya na ma-clear ang mga ito bukas. Aabot naman sa 4.2 billion pesos ang inisyal na halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang 1 bilyong piso naman ang inisyal na halaga ng pinsala sa agrikultura sa Regions 3, Calabarzon at Cordillera Administrative Region. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Harleen, itong bang mga nasawi ay typhoon-related lahat? Ella, doon sa huling report na binigay sa atin ng NDRRMC, 12 dyan yung talagang confirmed na typhoon-related. At ang ilan doon, Ella, ay nakakalat niya mula sa, ang yung numero ay nakakalat sa iba't ibang rehiyon, meron nasa region sa Region 2 at pati sa Calabarzon. Ngayon yung dalawa, Ella, nakakapasok lang galing sa DILG. Yun yung pinukumpirma na confirmed na typhoon-related mula naman sa National Capital Region. Ella? Alright, maraming salamat sa pag-uulat mo, Harleen Delgado.